Saan, kailan, at paano ginagamit ang mat? I have no idea. Mabubuhay ba tayo nang walang mat? No. Kailangan ba talaga natin to? Saang lupalop ba ito nang galing? I don't know. Ang sabi nga nila, ang math daw ay mental abuse to human. Hindi po totoo yan. Ang sabi naman ni Papa P, merienda, almusal, tanghalian, at hapunan. Eddie, wow! Anyway, on this video, we will try to answer this query and discuss some topics pertaining to patterns like the Fibonacci sequence, the golden ratio, tessellation, and fractals. Alamin natin kung anong kinalaman nito sa kapaligiran at sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya, huwag kang alis! Ayon sa isang sikat na science writer na si William John Navin Sullivan, mathematics, as much as music or any other art, is one of the means by which we rise to a self-consciousness. The significance of mathematics resides precisely in the fact that it is an art by informing us of the nature of our own minds. It informs us of much that depends on our minds. Eddie, wow! True to what Sullivan said, ang math ay nasa gitna ng kasaysayan at pag-unlad ng isang kultura. Makikita natin ito sa mga sinaunang arts, Egyptian architecture and music, tuloy si Papa Pinga, Pythagoras, and na-discover ang numerical reason in musical harmony. Talks trip, diba? Actually, sa pang-araw-araw na buhay, kasama natin ang math. Akala mo lang wala! Pero meron, meron, meron! Akala mo lang wala, pero meron. May tinatawag nga tayong body clock. Yung usual na oras ng gising mo. Kain mo, tulog mo, at pag... Never mind. Na kung saan, our body reacted to the usual routine. Mathematically. Kapag nagwawaldas ka ng pera. Lalo na kapag yung pinaghirapan. Sarap, sarap, sarap. Ang programang ito ay rated LPG. Kapag bumibili ka sa tindahan, nagpapabayad ka ng pamasahe. Nagbabayad ka ng pamasahe. Nagbabayad ka ng pamasahe. Kapag nagpipredict si pag-asa ng bagyo o weather forecasting. Kapag pinag-aaralan ng life cycle ng mga animal. Animals. Ng mga tao. Sa mga building construction. Magmula sa paghahalo ng semento hanggang sa pinakamalalaki at pinakamabibigat. Lahat nito ginagamitan ng math. Ang space exploration lalo na. Hindi pwedeng tsamba lang. Every detail of the plan should be computed accurately and precisely. Otherwise, as like miscalculation, sometimes will result to a disaster. Ang cellphone na gamit mo, walang parte niyan ang hindi ginamitan ng math. Ginagawa pa lang tayo, I mean, pagsilang pa lang natin hanggang magkatiyowa, mag-asawa, at hanggang makasama na natin si Lord. Through our journey in life, kaakibat natin ang math. Tinutulungan tayo ng math to develop our reasons and logical thinking, analytical thinking, and critical thinking. Ginagamit natin ito to describe patterns and explain phenomena. Kahit nga sa sports, solving crime, medicine, psychology, social science, political science, etc. Ginagamit na rin ng math. Anyway, ang math ay galing sa Greek word na mathema, which in the ancient Greek language means that which I learned or lesson in the modern Greek. Ang Tagalog nga pala nito, sipnayan, hango sa salitang sanayan ng isip. Yan ang Tagalog ng mathematics, sipnayan. If you are looking for the exact and concise definition of mathematics, sorry to say, pero wala pa. Wala pa. Although numerous definitions can be found from different texts, one of the closest is given by the Encyclopedia Britannica. That is evident in the modern world today. According to this, mathematics is the science of structure, order, and relations that has evolved from elemental practices of counting, measuring, and describing the shapes and characteristics of objects. These are the characteristics of mathematics that can be found and explained on this book. Because mathematics plays such a central role in modern culture, some basic understanding of the nature of mathematics is a requisite for scientific literacy in the modern world. This figure shows the nature of mathematics. Ngayon naman, magtungo tayo sa mga patterns. The characterization of mathematics as the study of patterns had been first made by British mathematician Godfrey Harold Hardy. Sabi niya, a mathematician, like a painter or a poet, is a master of patterns. If his patterns are more permanent than theirs, it is because they are made with ideas. Actually, a pattern is a visible regularity in the world or in a man-made design. As such, the element of a pattern repeats in a predictable manner. Let us start with the famous Fibonacci sequence.
Nakilala to sa book ni Leonardo Pisano or Leonardo Opisa, nickname Fibonacci, noong 1202. Actually, according to Dr. Kate Devlin, who is also a British mathematician or math historian, the said sequence was published 1,000 years before Fibonacci. That is around 200 BC. It was introduced by Pingala of India. Anyway, si Fibonacci naman ang unang shout-out kaya sa kanya ang credit. Ganun talaga, parang ang Pythagorean theorem kasi si Pythagoras ang nauna. Moving on, this sequence was introduced in the book called Liber Abaci, means the Book of Calculation, where he introduced the Hindu-Arabic numeral system sa mga merchants sa Europe noon. Ang hirap nga naman mag-compute noon kasi ang gamit pa nila is Roman number system. Just imagine, 2 plus 3 equals 5 sa Hindu-Arabic. Pero sa Roman numeral, 2 plus 3 is this one. Medyo carry pa to kasi maliit. E paano na kapag medyo malaki na, tsaka multiplication. Example, 15 times 11, 165. Pero kapag Roman numeral, kayo na bahala. Itong nasabing sequence na to ay isa sa mga problem sa Liber Abaci ni Fibonacci. Ito yung rabbit problem. And it goes like this. A man put a pair of rabbits in a place surrounded on all sides by a wall. How many pairs of rabbits are produced from that pair in a year? If it is supposed that every month, each pair produces a new pair, which from the second month onwards becomes productive. At the start, we have a pair of young rabbits, male and female. After a month, when they are fully grown up, they are capable of loving. Again, pagkatapos ilang isang buwan, manganganak yung old rabbit at the same time, lalaki na yung dalawang rabbit at... Again, after a month, lalaki na yung dalawang pair of rabbits at manganganak na rin ang another set of pair of rabbits. So, lima na silang lahat. Similarly, as months goes by, ganito lagi ang kwento. Lalaki, jugjugan, manganganak. Lalaki, jugjugan, manganganak. So after 5 months, 8 na yung pair of rabbits. Kapag tinrace nyo to, hanggang 12 months, 144 na silang lahat na pair of rabbits. At mapapansin nyo, yung number of rabbits per month, based on the assumption of the problem, is 11235, which is the Fibonacci sequence. Dahil dito, naging popular itong sequence na to. At officially, ang nagpangalan ng Fibonacci sequence ay si François-Edouard Lucas, a French mathematician. Saan-saan bang lupalop makikita to? Umpisa natin sa sunflower at sa pineapple. Alam nyo ba na ang number of spiral ng sunflower ay mga Fibonacci numbers? Ganon din dito sa pineapple. Kapag binilang natin yung mga mata nila, by following the spiral path, ay Fibonacci numbers din. Sa iba't ibang prutas, makikita din natin to. Ang dami ng mga puto nila. Etc. Makikita din natin itong Fibonacci numbers. Geometrically, in terms of square and a quarter circle, matitrace natin yung tinatawag na Fibonacci spiral. Ganito ang itsura nun. Na kung saan, yung spiral na to ay makikita natin sa iba't ibang bagay mula sa pinakamaliliit hanggang sa pinakamalalaki. Furthermore, nag-derive si Philip Binet ng formula for the Fibonacci sequence and he come up with this one. Na kung saan, madedetermine natin kahit gaano kalaki yung Fibonacci numbers. Kailangan lang natin yung n, kung pang ilan. Furthermore, if we get the ratio of the succeeding numbers of the Fibonacci sequence, it approaches the golden ratio, 1.61, etc., denoted by P, like this one, the golden ratio. Actually, hindi lang naman to yung papunta ng golden ratio. Check the Lucas numbers. Eh, ano ba tong golden ratio na to? Let us consider this line segment with length A plus B, where A is greater than B. Na kung saan, yung ratio ng longer segment A sa smaller segment na B ay equal sa ratio ng sum ng A and B over A. The said ratio is denoted by P. Since na si A and B are variables and dependent of each other, we may let one of these variables equals to 1. Say, P equals 1. Then substitute, we come up with this quadratic equation. And using the quadratic formula, we will get two possible results. Siyempre, yung positive ang kukunin natin, we will end up with this. Ito yung tinatawag natin na golden ratio, which is approximately 1.618. That is also known as the divine proportion. Sinasabing may kinalaman ang golden ratio at Fibonacci numbers sa universe na ginagalawan natin. Makikita natin ito sa mga halaman, prutas, puno, hayop, tao, construction, biografiya at kalawakan. Kahit nga sa ibang pelikula, ginagamit to. Sa mga cinematography, hinihinala kasing maganda at kaaya-aya sa paningin ng tao kapag may kinalaman ang mga sukat sa golden ratio. Sa mga logo, gaya ng National Geographic, Apple, Toyota, Pepsi,
Google, Twitter, Chevron, ilan lang to sa gumagamit ng golden ratio. Kahit nga ang katawan ng tao, sinasabing kaaya-aya sa paningin. Kumbaga, nag-aagwapuhan at nagagandahan nila lang. Kapag ang pagkakahulma ng mukha at katawan ay approximately closer or equal to the golden ratio, ang famous painting ni Da Vinci na Mona Lisa, sinasabing sukat ang bawat proportion sa golden ratio. Since wala naman talaga tayong basihan ng maganda at honest, it is most likely subjective, siguro one way to explain it is through the golden ratio. Kaya karamihan ng magaganda sa paningin ng tao ay ina-associate sa golden ratio. In addition, the proportion of man as described by Da Vinci based on the work of architect Vitruvius through the Vitruvian man, Vitruvius had shown a man in two superimposed positions with his arms and legs apart inscribed in the circle and square. Itong drawing na to is sometimes called the canon of proportion. Makikita to sa Venice. In a nutshell, sinasabi dito na ang different parts of an ideal body should be or somehow proportion to the other parts of the body. Even in music, makikita natin ang golden ratio at Fibonacci numbers. Ito yung tinatawag nilang five moment. Baka naman isipin nyo may kasamang calculator ang mga composer habang gumagawa ng kanta. I doubt it kung meron. Ito ay parang naka-embed na sa atin, naka-program. Parang it is written in our biology. Aside from the golden ratio and the Fibonacci numbers, makikita rin natin sa kapaligiran ang tinatawag nating fractals. Ano bang fractals? In mathematics, a fractal is a self-similar subset of Euclidean space whose fractal dimension exceeds its topological dimension. Kumbaga, makikita natin yung kabuuan sa bawat parte niya. Weird na, no? Never-ending patterns. Para mas maintindihan natin to, tingnan natin ang famous na Mandelbrot set. As you can see, even how many times we magnify this figure, lagi lang nating makikita yung kabuuan. Kagaya ng Sierpinski triangle, ganun din. Never-ending patterns. Parang may salamin sa harap mo at likod na kung saan nakikita mo yung sarili mo sa loob ng salamin ng paulit-ulit. Fractal. In nature, katulad ng Fibonacci numbers at golden ratio, makikita rin natin to. Kagaya ng fern. Makikita natin dito na yung bawat dahon ay may maliliit na dahon na kawangis ng malalaki. Ganun din tong Romanesco broccoli. At marami pang iba sa kapaligiran. Ang cock snowflakes, pwede natin gawin to by drawing an equilateral triangle, then create a triangle on each side and new triangle on each side, so on and so forth. Dito makikita natin na ang perimeter ay palaki ng palaki, approaching infinity. Pero ang area niya naman ay hindi. Kasi kapag nag-circumscribe tayo ng circle dito, with fixed area, pasok siya. Weird, no? Infinite perimeter with limited area. Parang load, unlimited text, pero one day lang. Actually, one of the first application of fractals is sa wireless communication through antenna that has something to do with the repeated wavelengths of signal. Another pattern that is usually seen on nature and arts is the so-called tessellation or tiling. Ito yung pag-arrange ng mga shapes or objects that is closely fitted together, gaya ng sa pineapple, especially a polygons, in a repeated pattern without gaps or overlapping. Other patterns that can be found in nature are symmetry and radial symmetry. There are many patterns that exist in different platforms. Human mind are somewhat programmed to find, solve, and analyze these patterns. For instance, what is the next term in the sequence 2, 4, 8, 6, 3, 5, 10, 8, 4? Sige nga, 5 seconds. Or pause mo na lang. Or antay mo na lang. Sasagutan ko rin naman to. Kung napapansin nyo, di pa tapos yung 5 seconds. Observe that from 2 plus 2, we get 4. Times 2, we get 8. Minus 2, we get 6. Divided by 2, we get 3. Ngayon, ulitin lang natin. Plus 2, we get 5. Times 2, we get 10. Minus 2, we get 8. Divided by 2, we get 4. So again, plus 2. So obviously, we get 6. What should be the next term in this sequence? Pili lang kayo, A, B, C, or D. So if you observe, if we're going to rotate it, mas maganda kung dito tayo mag-umpisa. Pabalik, then makikita natin, we get letter D. Eddie, wow! Kung gusto nyo mag-relax, mag-explore, enjoy life to the fullest, find the rule on these patterns and find what's next, okay? Salamat sa pagtiyaga at umabot kayo hanggang dito. Na pala,
Shout out sa poging pogi kong pamangkin. Lagi na ako sila ang kanto. At sabayo ko na konti na lang, kamukha ko na. Mahina, mahina, mahina! At sa mga nagagandahan at nagkagwapuhan kong mga estudyante, mag-iingat kayo palagi and stay safe. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload ko na video. And once again, thank you for watching. If you have any questions, clarification, suggestion, don't hesitate to comment. I will respond to the best of my ability. Keep safe and God bless. Mwah mwah chuk chuk.